Kasi kung tagal mo hindi siya nagsusuntento. Gusto mo bang makita yung papa mo? Sana po. Ngayon mga kababayan, no, isang mapagpalang araw po muli sa atin mga kababayan. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, nandito po ako sa Kawit Binakayan at may inilapit si Sam sa atin at gustong humingi ng tulong ang isang nanay na si Nanay Marot. Kaya siya humingi ng tulong sa atin dahil gusto niyang makausap or ipanawagan ang kanyang asawa na Indiano na may anak silang dalawa at hindi na raw nagsosuporta mula nung umalis. So para maging kumpleto ang kwento mga kababayan, kausapin natin mismo si Nanay. Hello Nay, magandang umaga po. Kumusta po kayo nun? Ilan taon po yung anak nyo? Bari 16 na po. 16? Tapos nasabi mo kanina ma'am, dalawa sila. Ilan taon na po? 15. Ah, magkasunod lang. So ano naging pinaka-problema? Ang gusto mo ilapit kay Daddy Frankie, anong gusto mo na ipanawagan? Gusto ko po sana humingi sa inyo, Daddy Frankie, ng tulong para ipanawagan na magkaroon kami ng komunikasyon na baka mapanood po ng tatay itong Indiano na magkaroon kami ng komunikasyon para mahingi ng tulong o suporta sa mga anak ko. Kasi mula po na umalis siya, hindi na po nilalaan. Alala ng pamilya niya o kahit mismo niya. Nasaan po si sir? Ano pangalan niyo niya? Nitin. Nitin Maheswar. Nasaan siya ngayon? Nasa India. Paano ba yung nagkakilala? Bali, through internet. Ah, through internet. Tapos, through internet, nagpunta siya rito. Opo. Gaano kayo patagal nagsama? Bali, tapos pinapunta muna po niya ako muna sa India. Ah, pinapunta sa India? Opo, siya po yung muna. Nagsuporta na ano. Tapos po, kasama po kami din ng 3 taon. Doon pinanganak yung mga bata? Opo. Nung buntis na po ako sa pangalawa, nagdesisyon po kami na dito naman, manirahan sana po. Ngayon, hindi ko po alam na meron po pala dapat mga bayaran ng mga papel-papel, mga dokumento. Sa pagpunta dito? Opo, na bago siya makapagtrabaho. Dito? Opo, bali isang taon po rin siya nag-stay dito. Ngayon, napag-desisyonan ko po na bumalik ka na lang ng India para mas maganda na magkadoon ka na makapagtrabaho tapos pagkatapos makapagano tsaka mo kami tawagin. Pero mula po na mag-itungtong niya yung paa niya pabalik na India, hindi na po siya, hindi na po na kami nagkaroon ng komunikasyon. So, sa loob na isang taon na nag-stay siya rito, wala anong hanap buhay niyo? Walang hanap buhay. Hindi kaya siya nadala or what para ano dito? Wala talaga hanap buhay. So, pareho po kami. Paano kayo nabuhay sa loob ng nandito? Nangihingi rin po siya ng tulong sa Indiano, mga nakikita niya ng Indiano. Ano mga kaibigan, kapwa niya Indiano? Kaya rin po siya nakabalik doon kasi di ba po hindi siya dito citizen. Yung ticket niya po is kaya meron po talaga siya pabalik. Kaya sabi ko, bago pa man po ma-expire yung ticket niya, siya na yung bumalik. Ito po sana ay kasama din niya. Opo. Kaso po, nakiusap ako sa airline na ibura yung pangalan nito para hindi para maiwan to sa akin. Aso, nung babalik siya kasama sana? Dapat po. Pero pinabura mo sa airline? Nakiusap ako sa airlines na baka pwede po na maiwan to kasi nga, unang anak, tsaka matagal ako bago nagkaanak, tapos siyempre po. Ilan taon na pala si ma'am? 43. Tapos napansin ko anong kondisyon ng anak mo po? Bali po, meron po siya learning disability. Learning disability, ibig sabihin BWD. So sa ngayon ma'am, ano ang inyong pinagkakakitaan niyo? Bali po, nagtitinda-tinda po kami ng sa ngayon, pag bakasyon po, okay mo kayo. Pag may pasok po sa school, mga kikiam, squidboard, yun, mga teka, mga sagu. So, pinagusto mo ngayon is ipanawagan? Opo. Sana ipanawagan sa
inyo, Daddy Frankie, baka matulungan niyo po ako na magkaroon kami ng komunikasyon at sakaling makita niya na malalaki na yung mga anak niya. Baka sakaling makakalungan niya. O, bali, ilang taon na siya nung umalis siya, mga ilang taon na hanggang ngayon? 13 po. Kasi ano to eh, 2 taon po. Paano umalis siya? 2 years old pa lang siya. So, bali 13 years. Oh, 14. 14 na kayo walang komunikasyon. Nanawagan po ako sa mga subscriber po ni Daddy Frankie. Baka sakali po maging tulay o maging daan namin si Daddy Frankie na ipanawagan ng aking asawa na si Nitin Maheshwari na taga India na kasalukuyan nasa Delhi po ngayon. Baka sakali po nasaan ka man o mapanood mo man to, Nitin, ito yung mga anak mo malalaki na. Na baka gusto mo kahit papano ibigyan man lang ng suporta dahil mula nang umalis ka, hindi mo man lang to kami o naalala o bigyan man lang na kahit na anong suporta mga bata. Ngayon malalaki na sila ngayon. Gusto ko sanang ihingi sa iyo ng suporta at ako ay nagmamakaawa sa iyong alalahanin mo man lang ang mga anak mo. Dahil kailangan nila ng tulong para sa kanila, para may ito, alam mo naman na may diferensya, baka sakali maalala mo kailangan may pagamot, baka sakali na sa tulong ng mga manood sa tulong ni Daddy Frankie maalala ni Nite na may obligation pa rin siya sa 2 anak. Ano pangalan ng anak? Francesca. Francesca, mga kababayan, umiiyak si Francesca. Ano po ito eh? Apoy. Malapit po. Ah, ano siya? Malapit siya sa ama. Kasi po nung nandun kami, kahit si CR lang yun, naiyak yan. Dadalhin niya sa loob ng CR. Kaya siya umiiyak mo. Kung siya masusunod, gusto niya makita. Francesca, sinong gumawa ng pangalan? Ang Francesca po ako, yung pari sana, lola po. Francesca, kumusta ka na? Okay lang po. Ba't ka umiiyak? Kasi kung tagal mo, hindi siya nagsusuntento. Gusto mo bang makita yung papa mo? Sana po. Hindi makita na lang. Hindi siya nag-iisip. Gusto mong, Francesca, wish ko na sana mapanood ng papa mo ito. Anong gusto, may gusto ka bang sabihin sa papa mo? Sige, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin para mapanood niya, mapakinggan niya, marinig niya kung ano yung nararamdaman mo. Tulungan ko lang sa mama, team na pala. Supported lang sa mami ko. Dalawa lang kami kapatid. Kami lang yung bubuhay sa sarili. Isapat lang ibita namin si Lagi. Lagi sandaan lang ibenta namin. Sandaan lang benta niyo? Opo, sapat lang yung sapat namin. So manawagan ka sa papa mo para ano, nag-aaral ka ba? Susunod na pasukan ko, papasok na. Ah, sa sunod na pasukan. Kung sakaling nandito yung papa mo, anong sasabihin mo? Nandito ko na lang. Kaya papasama ka. Hindi siya nagpaparamdam. Francesca, paano yun halimbawa pag dumating ang papa mo dito at kunin ka niya? Sasama ka ba papuntang India? Hindi po ko sasama kung iiwak ang papa ko dito. Gusto ko po kasama si mami ko. Gusto mo rin kasama si mami mo? Kapatid ko. Hindi na ako iiwan sa ere. Lagi kang iniiwan? Dalawa na lang kami kapatid. Tapos, mami ko lang. Oo. Dapat lang kita namin dyan.
Yung mga kababayan, si Francisca is kasama siya, napabilang po siya sa PWD. Kaya yun ang reason kung bakit nananawagan ng kanyang mami, nanay. Nananawagan ng kanyang nanay para makahingin ng tulong. Kaya lang yun, hindi nga nila nakakausap yung tatay ng bata. Kaya, so ayan mga kababayan, sige, bago ang lahat, syempre mga kababayan, may ibibigay tayo kay Francisca. Sana makatulong to, ano, Francisca. Para sa iyo, 3,000, no? Basta huwag ka lang mawala ng pag-asa. Laban lang tayo, ano? Birth certificate na siya na Philippine, ano, Philippine citizen na siya. Bali po, apelido ko pong ginagamit. Dual birth certificate, kumbaga. Pero paano kung halimbawa pupunta kayo doon, oh, sige, napanood ng tatay, nagbago ang isip, nakunin na niya kayo, pwede, possible pa kaya yun? Bali po, gagamitin niya po yung ano, aso, yung ano niya po, yung pangalan niya. Hindi ko lang alam kung ano po mapapag-usapan doon sa isa ko pong anak na sumunod sa kanya kasi yun, talagang galit na galit po sa kanya. Ah, nagagalit na. So parang sa tingin ko ang mangyayari sa inyo, ang ipapakiusap mo na lang, siguro yung suportahan na lang. Suportahan po talaga ang dalawang bata na to. So, hindi ko rin alam kung ano yung mangyayari at kung anong decision kasi wala rin akong idea dito mga kababayan. Ng atin lang is maipaabot sa tatay ni Francisca, no? Kaya maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo kay Daddy Frankie. Dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta ay mas nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan at sa inyong pag-share ng mga videos natin ay magiging tulay para magkaroon muli ng komunikasyon ang mga ganitong senari, mga pamilya na hindi na nagkakaroon ng komunikasyon ay mapapanood nilang muli. Kaya mga kababayan, maraming salamat po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Kasi niya makikita.